na taga General Santos City. Ang nangyari po ay ganito. Merong kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago. Merong kinidnap na isang Mrs. Abaca sa Davao City. Kami po ang latasan ni Mayor Rudy Duterte personal na tumandang ang investigation and hot pursuit operation sa mga suspect. Nagbuo po ng isang team si Major Makasait. SPO4 Dick Floribel at team leader namin, si SPO4 Bin Laod, SPO4 Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidupon, and myself. Nalibot namin ang sulok ng South and North Cotabato. Pero hindi namin nasolve ang kaso. Narelease si Mrs. Abaca, kung hindi ako nakamali, for several months. And then, for more than a month, for several months, nakatanggap si SPO4 Dick Floribel ng isang A1 information galing sa kanyang kaklase na isa ding polis. Kaklase niya sa police schooling na taga General Santos City Police Office. Ito po ay si Inspector Patayan. Ang information na natanggap niya na alam ni Inspector Patayan kung sino ang financier, sino ang responsable at sino ang mastermind pag-kidnap kay Mrs. Abaca. Personal ko ang nirelate namin kay Mayor Rudy Duterte ang natanggap na information ni SPO4 Dick Floribel. At instruction ni Mayor Duterte, ipaluap sa Jinsan, kausapin ang source of information. And agad-agad po, pinatahan namin sa General Santos City at noon na-meet po personal ng grupo namin si Inspector Patayan malapit sa City Hall ng General Santos City. At dito, nirelate lahat ni Inspector Patayan ang sinasabi niyang A1 information. Kung hindi ako nagkamali, pagbalik namin sa Davao City, dala namin si Inspector Patayan para personally i-relate niya kay Mayor Rudy Duterte ang kanyang natanggap na impormasyon. At sa Davao City po, personal na nakausap ni Inspector Patayan, kami, si Mayor Duterte at si Mayor Magasahe. And after that, nagawa po ng operational plan si Mayor Magasahe. As per approval ni Mayor Duterte, nag-order siya. Napuntahan namin ang lugar at yung sinasabi ni Inspector Patayan na mastermind o possible financier ng pag-kidnap kay Mrs. Abaca, na tawagin ko na lang po siya po si Mr. Patasaha. Kung hindi ako nagkamali. Dahil po sa information ni Inspector Patayan, nakuha namin si Mr. Patasaha. Hinara namin ang kanyang sasakyan na isang Ford Fiera Type 1, hindi ako nagkamali, color blue. At dito, nadiskubrihan namin, nakasama ang kanyang buong pamilya. Yung kanyang buntis na asawa na 7-month-old, ang kanyang anak na 4 or 5-year-old, ang kanyang manugang na 70-plus-year-old na lalaki, ang kanyang katulong na babae, at ang kanyang helper na lalaki na onboard sa likod na sasakyan. Kinuha namin si Mr. Patasayan, ako ang nag-drive sa kanyang sasakyan, nilipat namin ang kanyang misis sa likod ng kanyang sasakyan. Nasa front, pinagitnaan namin siya ni SPO4 Bin Laod. As per order po ng team leader namin na si Dick Floribel, dinala namin ang sasakyan going to Davao City. Pero while on mobiling, nag-order si SPO4 Floribel nung lumabas na kami sa siyudad ng General Santos City going to Malungin area ng Sarangani Province, tinabi ko ang sasakyan. Dito po, nilipat namin ang buong pamilya. Ang dala namin sasakyan ay isang Camaro 8X van type color white at yung pickup na dala ni SPO4 Floribel na Toyota Hilux. Ang sasakyan po ni Mr. Patasaha ay iparking ko doon sa isang madamong lugar along the highway. In short po, nadala namin si Mr. Patasaha sa Laod Quarry as instruction ni Dick Floribel. At dito sa Laod Quarry, may isang bahay na doon nilagay namin si Mr. Patasaha, yung kanyang manugang na lalaki, yung helper na lalaki, at saka yung katulong na babae. Si Mrs. Patasaha ay nasa labas doon sa isang upi na kubo at saka yung kanyang anak na 4 or 5 year old na lalaki. Dito nag-conduct
ang grupo namin ng initial investigation about sa kidnapping na allegedly itong subject na tao na pinangalanan kong Mr. Patasaha ay isa sa mga financier o mastermind. For more than an hour, pinutusan ako ni Spiopor Plurimen na driver ko ang van type namin na sasakyan. Dahil puntahan namin si Mayor Rudy Duterte para i-report niya ang initial findings niya sa kanyang investigation about sa subject na tao. At dito po nilatag lahat ni Spiopor Plurimen ang kanyang initial findings ng kanyang investigation. At dahil dito, nag-commence si Major Magasait na positive itong subject na involved sa kidnapping, dapat erase na. At erase ang lahat. Meaning, patayin na at patayin lahat. Dito po, nagbigay ng ghost signal si Mayor Rudy Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya parlance po ito. Ang ibig pong sabihin, sige, malinis lang. Siguro for more than an hour, nag-confirm sa amin si Spiopor Plurimen na very clear ang order ni Mayor Rudy Duterte. Erase lahat. Isa po ako sa nag-protest at si Spiotri Jerry Baguhin na isa lang ang taong target natin, bakit masama itong buntis, masama itong anak na 4-year-old, masama itong matanda, at masama itong dalawang katulong na lalaki at babae. At dahil sa pag-insist ko po at walang sumuporta, hiningi ko na lang ang bata na lalaki. Nadalhin ko ito sa Butuan City at doon iwanan ko sa isang bus terminal. Sumuporta sa akin si SPO3 Jerry Baguhin. Pero isa sa grupo namin na nag-commence na paglaki ng batang iyan, makikilala pa rin niya ang mukha namin. At kami hindi na namin siya makikilala. At baka ito gagawa ng pagganti dahil inubos natin ang buong pamilya niya. Dito po walang nagsuporta. Hindi to evil prevail. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer. And the rest po is history. Ilang araw po ito, tinawag kami ni Major Magsait at mayroong binigay na pabuya galing daw kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. May isa pang incident